Kanoo, welcome back to my YouTube channel. So, ang ibablog ko ngayon, share ko lang sa inyo kung ano yung traditional na ginagawa namin ng ate ko tuwing death anniversary ng tatay ko. Kasi 'di ba may COVID. 2 years na kami hindi nakakauwi sa Pilipinas. So, July 28, 2019, nung ginulat kami ng tatay ko, nang iniwan niya na kami. So, ngayon, 2 years na siya nawala sa amin o sa piling namin. So, 2 years na kami walang tatay. So, dahil nasa Japan nga kami, may COVID, so hindi kami makauwi. So, ang ginagawa na lang namin ng ate ko, ipapakita ko sa inyo, share ko kung ano bang ginagawa namin. Siyempre, ang plano is hanap kami ng Catholic Church, makapagdasal man lang doon. Mapagdasal namin ulit yung tatay ko. Tapos, bibili tayo ng bulaklak. Bibili tayo ng bulaklak. Lalagyan natin doon sa picture ng tatay ko, doon sa bahay ng ate ko. So, sobrang thankful naman ako ngayon kasi magkapit-bahay kami ng ate ko. So, hindi siya ganun malulungkot. Kasi si ate yung talagang number one na sobrang naapektuhan sa pagkawala ng tatay ko. Siyempre, lahat naman kaming lima magkakapatid apektado, lalong-lalo na yung nanay ko. Kaya lang ako kasi, ako, habi lang ako. Siyempre, magpipighati din tayo, nalulungkot tayo, namimiss mo, diba? O, sabi ko, huwag tayo iyak. Pigil tayo, pigil. Basta, ako, asaka na lang yun kung paano ako naglulok sa, hindi ko kasi pinapakita yun. Kasi syempre, strong yung personality din natin. Pero deep inside, mayroon din namang lungkot o mga bagay na hindi naman kailangan ipakita pa sa lahat, diba? Okay na yung ikaw lang at si Lord yung nakakaalam lahat. Kung ano nasa puso at isip, okay na ako dun. So, yun nga. Balik tayo. Ito, nag-makeup ako. Kasi, kung sa mga hindi nakakaalam, yung tatay ko kasi, nakuha ko sa kanya yung pagiging masayahin sa nanatatay ko. Masayahin sila. So, ako ganun din ako. Isa kasi yung tatay ko sa fans ko. Wow, fans talaga. Nag-makeup ako. At ito yung t-shirt na binili ko. Pinadala ko rito sa Pilipinas para kumpleto kami. Yung sa tatlo kong mga kapatid na lalaki at saka si nanay ko. Pinadalan ko sila ng ganitong t-shirt para nga sa araw na to, sa death anniversary ni tatay, eh, hindi man lang kami magkakasama lahat para mabisita yung punto din natin sa Pilipinas. Eh, kahit sa ganitong, ano na lang, eh, maramdaman namin na magkakasama kami lahat. Kasi syempre, nakakalungkot. Hindi kami makauwi dahil sa COVID. Special dun pa sa hospital work ko, sobrang higpit, hindi ako pwedeng basta umuwi ng mahabang araw. Kasi 'di ba hospital, so takot pa sila sa virus na mamaya umuwi ako ng Pilipinas, pagbalik ko ng Japan, madala ko sa hospital o sa workplace ko. So sobrang strict pa sila sa akin sa pag-uwi ko doon sa Pilipinas. So wala akong choice na magtiis na muna na matapos yung pandemic, na makauwi tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas, mabisita man lang natin sila doon. So, ito na nga, putulin ko na siya. Pupunta na tayo sa bahay ni ate. So, yun, syempre malungkot yung ate ko. Isa kasi siya sa na-depress talaga sa pagkawala ni tatay. Hanggang ngayon, 2 years na, hindi pa rin siya talaga na makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makabon-bon. Pero kahit naman sinong anak, diba? Pag nawalan tayo ng isang mahal natin sa buhay, parang ang hirap makamove on. So, masasabi ko lang, ma-advise ko, pray lang talaga. The best medicine talaga, yung prayers talaga. Wait lang ha, samahan niyo ako, pula tayo sa bahay ng ate ko. So, dito na tayo, malapit sa bahay ni ate. So, ayun mga kano, samahan nyo kami. Punta kami sa Catholic Church kasi may nakita kami na malapit dito kaysa punta pa kami ng Yokohama. So, dito na kami pupunta sa malapit. So, ito yung bahay ni ate. Let's go.
usapan. Bibili lang kailangan sa bahay. So, ito na naman. Naparami na naman po ang ating mga napamili. So, dahil falling hair yung buhok ko talaga. Grabe mga kunoo. Grabe yung buhok sa bahay talaga. So, ito nakita ko na siya. Para to sa falling hair sa pagkakaalam ko. So, bumili ako. Conditioner. So, dahil grabe yung paglagas ng buhok ko, conditioner muna ang ginagamit ko. Magsha-shampoo lang ako kapag sobrang malagkit na yung hair natin. Sobrang na-stress ako sa buhok ko kasi grabe talaga. Akala mo may sakit ka kung makalagas, wagas. So, ito para sa ipis kasi sobrang init na. Ang mga pampaganda, syempre pang bahay. Sobrang busy tayo ngayon sa trabaho. Napapabayaan ko na maglinis ng bahay. O, si Madam, busy din sa mga kaagikan sa katawan. Ganun dito, guys. Pag-stress ka, so, ganito ka na lang. Maglinis ka ng bahay. Bumili ka ng, alam mo, magpapatagal ng stress mo. Ganun po kami dito sa Japan. Kaya kayo, kung na-stress kayo, bumili na lang kayo ng gusto nyo. Mapapatanggal ang stress nyo. Katulad ko, panglinis ng bahay. Sige, linis ng bahay. Mga pampa-relax sa katawan. Para lang hindi tayo ma-stress. Mga kanoo, tapos na kami bumili ng mga pampaganda sa buho. Pag magkasama talaga kami, napapagastos eh. So, uwi na kami. Bye-bye. After namin magpunta sa Create, nabili na namin mga pampa-beauty. Starbucks naman kami ngayon. Sobrang init ngayon dito. Drive-thru. Itong driver ko, ang ganda. Pag mapatagtugin niya! Masasama siya sa aking vlog, bawal magpatugtog ng music. Pero mamutikain, no? Sigaw. Parang gata-gasaymasta. Bye. Gata-gasaymasta. Damang... Anak ko, iuwi ko din yan eh. Sige lang. Wait lang. Ito na ang ating Starbucks. Sige, may dun na sa unahan.